Good morning, guys. Ang topic natin ngayon para sa video na to ay break banding. Ano ba yung break banding? Ang break banding ay yung gagamitin mo ulit yung bakal, yung lumang brake shoe mo at papalitan mo lang ng panibagong brake lining. Kumbaga, tatanggalin mo lang yung luma, papalitan mo ng bago, sariwang lining. Yun di pa sunog. Parang ito, sample lang natin to, yung brake shoe ng City 100 na badya. Ito, brand nyo to, mga replacement na lang siya. At ito yung itsura niya. Na daw pudpud na siya. At ito naman yung bagong brake banding. Yan. Nakakabit sa kanya is rubberized made. Yan, mentors na babasa ako mga kapit. Okay. Ang pagbabanding kasi paliwanan natin yung proseso, paano siya ginagawa. Yung iba kasi akala, papatungan yung dadalhin nila yung bakal nila, brake shoe nila. Akala nila papatungan lang dito sa ibabaw ng panibagong lining para kumapal. Hindi nila alam, tatanggalin namin yung lumang lining hanggang sa kuminis na siya sa bakal, sa lumitaw na yung bakal niya. Saka ngayon namin siya, susukatan at lalapatan ng panibagong lining tulad nito. Actually, ito yung sakto. Ito mismo yung kinakabit namin. Ayan. Tatak niya is Jomar Brakes. Pero alam ko nagpalit na silang pangalan. Philo Brakes na sila ngayon. Para sa akin, the best to para sa mga pangmotor. Okay. Sa mga susunod na videos natin, i-review na at pagko-compare natin yung ibang brand kay Jomar o Phil Bricks. So ano ba yung pinagkaiba ng brake banding at ng pagbili ng brand nyo? Tignan natin yung sa quality, sa tinatagal niya, at sa performance, lalong-lalo sa presyo, lalo sa atin mga sa mga nagtitipid. Pusahan natin sa quality niya. Sa brake banding, masasabi kong mas makapit siya kumpara sa pagbili ng brand new. Hindi ko naman nilalahat, pero karaniwan o kadalasan mas makapit talaga siya. Kasi karamihan ng customers namin dito nagko-complain na bakit bumili ako ng brand new? Ilang araw lang dumudulas na. Ilang araw lang tumutunog, umiingit, parang may sumisipol. Yun. Kung unlike sa brake banding, napakadalang na may nagko-complain na ganun. Unless na nasa saya gumagawa na lang yun, kung nasunog niya yung lining. Sunod ay sa performance, yun, mas makapit talaga siya. Wala na akong duda dun, mas makapit siya. Mas malambot kasi siya sa mga nabibili. Dun sa pangalan niya, rubberized. Yung sa mga nabibili yung brand new resin yan, daw may nabibili naman na semi-rubberized, pero tigas pa rin eh. Hindi pa rin makuha yung lambot talaga ng rubberized. Kaya dun mo rin, yun ba? Talagang mas kailangan mo na malambot. Kasi dinadamage niya yung brake drum mo. Mamili ka na lang. Maubos brake drum mo, maubos ang preno mo. Alin lang sa dalawa. Sumunod naman natin
yung sa itatagal niya, yung lifespan ng lining natin, walang duda na mas tatagal yung mga replacement kaysa sa rubber rest. Kasi mas malambot lang yung lining natin eh. Katagalan, siya yung nauubos, hindi yung brake drum mo ang nauubos. Parang minsan nauubos yung nauukit yung brake drum mo. Hindi siya nagagasgas. Do magasgas man siya, hairlines lang. Hindi katulad dito sa brand new na as in makukuha mo yung korte ng lining, sukat niya. So, banding ka na lang. Yun yung laging nagiging problema ng mga tricycle driver dito sa amin. Next is yung price. Presyo. Ikaw, kano bili mo? Palit ka na ba ng preno mo? 150? 200? 120? 130? Para sa brand new. Ilang buwan lang tinatagal? Ilang linggo? Papalit ka na kaagad kahit makapal pa kasi umiingit, tumutunog, dumudulas. Ano pa mga problema? Worst case, nababali siya dito. Tsaka dito. Kasi low quality lang yung bakal pero depende, hindi naman madalas nangyayari. Isolated lang. Sa brake banding, palagi ko pinakamahal na 100. Pero sa amin kasi 70 pesos lang to eh. 70 pesos, 6 months mo nang gagamitin, 1 year. Kumakapit. Hanggat may lining pa yan, magagamit mo pa yan. Hanggat saka duluduluhang nipis, kahit isagad may adjuster mo. Pero hindi ko naman nare-recommend na ganun, sagad-sagarin mo. Siguro mga kalahatian, kasarapan na yun, palit ka na. Sa mga tricycle drivers, sinasagad talaga nila ng ubos. Kasi syempre, titipid din sila. Kaya nga, diskartehan mo na. Para sa bawas kita rin yan. Ito, patok na patok talaga to. Lalo sa mga driver. Namamasada. Ayan. Lalo na sa mga pansasakyan. Mga pan-jeep, pang-taxi, AUV, UV Express, yan, mga ganyan. Sa mga malalaki, basta yung mga ginagamit sa hanap buhay, mas pinipili na nila to. So ayun, sana may natutunan tayo o nagkaroon tayo ng idea kung ano ba talaga to. Siguro sa ibang mga videos ko, check nyo na lang din, may isa paggawa kung paano yung actual na pagbabanding. May mga in-upload na ako dati, pwede nyo siyang hanapin sa account ko. Medyo marami naman ako na i-upload doon kahit pa. So, thank you. Next time ulit.